Why and when did I started my YouTube channel and how long to get monetized and to receive your pain? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayon sa aking YouTube journey. So stay tuned and keep on watching. I am Jem and welcome back to my channel. So for this video is I'm going to share with you kung ano-ano yung mga YouTube journey ko. And sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, so nandito po ako ngayon sa Hong Kong at nagtatrabaho po bilang isang OFW. So the question is, why did I started my YouTube channel? So why? Ang reason ko po talaga dati before, kaya gusto kong mag-video at mag-create ng YouTube channel is just only for memories. Kasi dito kasi sa Hong Kong guys is every week is labas namin. So aside from doon sa holiday namin na once a week, meron pang mga public holiday dito na labas rin namin. So minsan, ang labas namin sa isang linggo, thrice or twice. So lagi kaming nasa labas. And then, marami kang ma-i-explore dito na place dito sa Hong Kong. Magaganda talaga yung mga place dito. And then, dati rin, nai-inspire din ako kasi mahilig din naman ako manood ng mga vlog. Pag sa YouTube ko, mahilig ako manood ng mga vlog. And then, mahilig din ako mag-edit. Nag-e-edit ako dati, pinopost ko lang siya sa Facebook, sa Instagram, ganun lang. And then, naisipan ko na why not na mag-create ako ng YouTube channel as a memories. Yun lang talaga ang purpose ko dati, as a memories. Kasi, hindi naman natin yun lahat makikip sa phone natin, ang mga videos, mga images. So, para in the future, sabi ko na masarap balikan ang mga videos, mga old videos na may mga memories ka, lalo na dito sa Hong Kong guys, kasi marami kang place na may explore at saka mga gandang mga tourist spot. So yun lang talaga ang purpose ko dati. So when did I created my YouTube channel? I created my channel last year November, in the month of November, yun ang first upload ko ng videos. As I remember, is nagpunta kami doon sa Sky Terrace 100. Ganun. Nagpunta kami doon kasi yun ang first upload ko. And after that guys, yun nga, nag-upload ako ng mga videos sa YouTube. Upload lang. Tapos, sinishare ko siya sa Facebook, sa mga friends ko. Nakakatuwa. And then, I realized na why not I will put effort on my YouTube channel. Kasi, sabi ko na gusto kong mag-grow talaga yung YouTube channel ko. And then, marami ka rin mga nadidiscover dito sa YouTube. Marami kang namimit na mga tao, iba-ibang tao. And then, na nag-decide ako na mag-join ng mga groups. And then later on, mga kalakaran dito sa YouTube, kung paano, natuto akong mag-live, natuto akong mag-premiere, lahat na yon is natututunan ko. And then, every upload naman talaga natin, every day is a learning. So, every upload, nag-i-improve siya, improving siya, no, every content na maiisip mo at na mapuput mo sa effort doon sa video mo. So, ayun, inano ko talaga siya, tinrabaho ko siya. So after ng nagbunga naman guys ang aking pagpupuyat at sa pagpuput ng effort sa aking video. And after that, so ito na yung pinakahihintay ng lahat, especially sa akin, na ma-monetize ang aking channel. So I get monetized last March 4. So I've been approved to the YouTube program. So lahat ng mga pagpupuyat ko at saka pagpuput ng effort ko sa channel ko is nagbunga na siya. So akala ko dati pag na-monetize ka na is okay na, which is wrong guys, kasi back to zero ka. So
ngayon na monetize ka is mas lalo mo pala siyang sipagan at magpuput ka ng effort para updated ka sa YouTube. Kasi pag hindi ka naman nag-upload, so mawawala yung monetization mo, yung ads mo. So mas lalo ka pala dapat na magsipag pag na-monetize ka. Guys, talaga is ang kaya ko lang talaga is i-upload is twice a week lang talaga, kasi yung iba araw-araw talaga sila nag-upload or every other day. Minsan maraming beses sa isang linggo, which is hindi ko kaya yun. So, twice a week. So, minsan pa nga once a week lang kung ano yung maiproduce ko na video. So, ganun lang. And then, finally guys, ito na yung pinakakahinihintay ko na na dumating na ang aking Google AdSense sa YouTube. So, dumating. Ito na guys, oh. Dumating ang aking Google pin last. So, March ako na monetize. And then, April, nag-email na yung Google, nag-email sa akin ang Google AdSense sa akin, and then dumating siya one month lang since na ano ko siya, na-request ko siya. So, dumating siya May, kaya dumating na yung ano, kaya yun, napakasaya ko na-receive ko to. So, ang tanong, guys, kung na-receive nyo na ba itong Google AdSense pin, is makakasahod na ba ako? Hindi pa po. Ang sagot ay hindi pa. So, dito kasi sa Google AdSense, guys, is may minimum threshold siya na kailangan mong ma-reach, which is $100 US dollars. So, kung i-ano natin yun, i-convert natin yun sa Hong Kong dollars, is 100 Hong Kong dollars. Ay, hindi, sorry. Hindi $100. Hindi 100 Hong Kong dollars, 800. $100 pala yung US. 800 Hong Kong dollars. Yun ang equivalent sa 100 US dollars. And then kung equivalent naman natin siya sa peso, is nasa mga 5,000 plus. So, yun. Kaya, hindi rin ako pwedeng mag-stop sa YouTube at pinapagpatuloy ko lang yung pag-upload ko para update kay YouTube, and then para na rin sa aking revenue na malapit na akong makasahod, guys. Hopefully this month or next month ay makakasahod na ako. So, napakasaya talaga ng aking YouTube journey ko. So, even though naman na may mga up and downs tayo dito sa ating pag-YouTube, hindi talaga 'yun maiiwasan na minsan talaga mawawalan ka ng gana, tinatamad ka. But ako naman, guys, is pag nasimulan mo, di pagpatuloy mo, 'di ba? Ayoko maging ano, guys, ayoko maging quitter. Ayoko mag-quit. No, hindi. Hindi siya kasi ano, pag inisip mo kasi yung pera sa YouTube, is mawawalan ka talaga ng gana, guys, sa pag-create ng mga video. So, much better na iisipin mo is to create a video. Yung ang gusto ko kasi is yung content talaga. Mas gusto ko yon na ma-create ko kesa sa pera. So, pag pera ang inisip mo dito sa YouTube, walang mangyayari sa'yo. So, kasi naman, masaya naman ako sa ginagawa ko. I love vlogging. I love making videos. I love editing. So, baliwala yun sa akin. So, hindi ko iniisip yung pera. Minsan nga ngayon, guys, nga eh, dahil sa sobrang busy ko, hindi dati-rate, lagi ako nag-check ng revenue ko. Ngayon, hindi ko na siya nag-check. Sa sobrang busy ko talaga. Minsan magugulat na lang ako, hala, ito na wala yung ano ko, revenue ko. Sabi kong ganun.
Para ang bilis niya magdagdag, sabi ko ganun. Eh, twice a week lang ako nag-upload. So, yun talaga dapat ang maging ano natin na huwag natin isipin yung pera dito, no? Mag-enjoy ka lang sa ginagawa. As long as nag-i-enjoy ka naman sa pag-aano, then why not? Go ahead, diba? Sayang naman yung mga nasimulan natin. So that's it, guys. Yun yung na-share ko sa inyo ang aking YouTube journey. So sa mga iba pang vlogger na nag-stop at iba pa na wala pang YouTube channel, so why not mag-create na rin kayo at nagsama-sama tayo. And sa mga iba na nag-stop, sana nabago ko ang mga isip niyo, di why not na ipagpatuloy niyo pa rin ang pag-create ng YouTube channel niyo. Sayang naman yung mga nasimulan niyo. So dito kasi sa YouTube, guys, is marami kang matututunan. So, at saka nga pala, marami rin akong dapat ipagpapasalamat dito sa YouTube at sa mga na-meet ko rin dito. Ay, marami-rami din. So, nagpapasalamat ako sa mga tao nyo na tumulong na mag-grow sa aking YouTube channel. Nagpapasalamat din ako sa alamin na kung sino kayo at sa mga groups ko. Big help talaga yung groups, guys, kasi number one talaga sila na tumutulong din at nagsusuporta sa'yo. So, lalong-lalo na sa aking groups. Thank you so much talaga. Lalo na sa mga admin, sa mga founder. No? Nagpapasalamat din ako sa kanila. At hindi ko lang sila, guys, ka-groups, is nagbe-build din kami ng friendship. So, so family na yung turingan namin. So, yun, isa rin yun sa nagpapatuloy pa rin ako dito sa YouTube kasi may mga taong sumusuporta at nag-help pa rin sa akin. So, that's it, guys. This is the end of our video, no? And see you again on my next video. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, guys, don't forget to subscribe and to like my videos. And kung ano yung opinion nyo at ma-share nyo, why not comment down below and share it in the comments. And isasagutin ko kayo, guys, sa abot ng aking makakaya. So, next time, again, guys, magkita-kita na naman tayo sa aking next video. See you again. I love you, guys. Bye. Thank you all for watching.